만날랑인 보다요. 아밍 바날 at mahabaging amang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Natagpuan mo po kami na mga malayo sa Diyos at naligaw sa kasalanan, at ikaw ay naging pantubos para sa kapatawaran ng kasalanan sa krus para sa amin na mga kaaway ng Diyos dahil sa aming masasamang mga gawa. Kaya hinayaan mo kaming maipagkasundo sa Diyos at binigyan kami ng buhay na walang hanggan at maluwalhating pag-asa na makapasok sa kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng iyong dakilang biyaya. Kaya kami ay lubos na nagpapasalamat sa iyo. Sa oras po na ito, kami na mga naligtas sa pamamagitan ng dakilang biyaya ng Panginoon ay nagtitipon upang purihin ang biyaya ng Panginoon at mag-aral ng salita ng Diyos at magkaroon ng fellowship. Kaya kami ay nagpapasalamat sa Panginoon. At sa oras ring ito, ikaw po o Diyos ay kasama namin at hinahawakan kami sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoon at ng iyong mahabaging mga kamay. Kaya't pinasasalamatan ka po namin. Pakiusap, ingatan mo po ang lahat ng churches sa Korea at sa ibang mga bansa at para sa mga kapatiran na iniingatan ng kanilang pananampalataya at nangangaral ng ebanghelyo ng may paghihirap. Pakiusap, ingatan mo sila sa pisikal at sa espiritual. At Panginoon, pakiusap, samahan mo po kami upang maipahayag namin ang iyong dakilang biyaya sa maraming nawawalang mga kaluluwa na manumbalik sa iyo upang sila'y maligtas. Pakiusap, hayaan po kaming maisakatuparan ang dakilang gawain ng Panginoon. At pakiusap, pagkalooban mo po ng maayos na kalusugan ang mga kapatiran na may sakit at sa gayon ay maaari nilang mapaglingkuran ka, Panginoon, ayon sa iyong kalooban at kaluwalhatian ng Diyos sa kanilang natitirang buhay. Aming Panginoon na sa amin ay nagbibigay ng kinakailangang salita at nagtuturo sa amin ng daan na dapat naming lakaran, ipinagkakatiwala po namin ang lahat sa salita ng biyaya ng banal na Panginoon sa oras na ito. Kami po ay mahihina pa rin. Hindi namin alam kung paano ang gagawin at minsan kami ay gumagawa ayon sa kalooban ng aming laman. Panginoon, pakiusap, tulungan mo po kaming mabago sa pamamagitan ng iyong salita at pabanalin kami at itatag kaming ganap upang kami ay makapamuhay bilang mga anak ng Diyos sa aming natitirang buhay. At pakiusap, hawakan mo po kami sa pamamagitan ng salita ng biyaya at ng iyong mga kamay upang walang sinuman ang mahiwalay sa Diyos. Sa oras na ito, umaasa po kami na ang Espiritu Santo ang papatnubay sa amin. Idinadalangin namin ito sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Buksan po natin ang ating mga Biblia. Juan Kapitulo 10. Juan Chapter 10. Verse 14. Hanggang verse 16. Juan chapter 14, verse 14 hanggang 16. Babasahin ko po. Ako ang mabuting pastol. Kilala ko ang sariling akin. At kilala ako ng sariling akin. Gaya ng pagkakilala sa akin ng Ama at ng pagkakilala ko sa Ama, at ibinigay ko ang aking buhay para sa mga tupa. Mayroon akong ibang mga tupa na wala sa kulungang ito. Kailangan ko rin silang dalhin dito at kanilang papakinggan ang aking tinig. Kaya't magkakaroon ng isang kawan na may isang pastol. Hanggang dito po. Sa palagay ko, ang pandemyang dulot ng COVID-19 ay umabot na sa sukdulan. Nung nakita ko ang kalagayan ng kaso ng COVID-19 ngayon, ang kaso sa Korea ang may pinakamataas sa buong mundo sa ngayon. Mas marami kumpara sa Amerika.
malapit na po itong maabot yung peak point. At kapag umabot na ito sa sukdulan, mababawasan po ito ulit. Noong ang kaso ng COVID-19 sa Amerika ang pinakamataas, nagkaroon ng 1 million na kaso sa isang araw. Ngunit, nang makita ko ang bilang ng mga kaso ng COVID-19, ang araw-araw na kaso ay nasa 40 o 50,000 lamang. Subalit dito sa Korea, mayroong 380,000 na kaso ng COVID-19 araw-araw. At ang ating medical institution ay hindi na kayang tumanggap ng bawat kaso ng COVID-19. Kaya ang kaso ng COVID-19 ay maaaring tanggapin at gamutin sa mga malalapit na clinic, at ang ibang kaso ay pwedeng gamutin sa kanilang sariling bahay. Ito ay nagiging gaya ng trangkaso. Ngunit kahit maraming tao ang nagtatagumpay dito bilang isang light o mild na trangkaso, marami pa rin mga tao ang namamatay dahil sa trangkaso. Anyway, sa palagay ko, ang pandemyang ito ay matatapos ng paunti-unti. Ngunit merong mga kaso na malapit sa ating mga pamilya, brothers and sisters, pastors at mga evangelist, kaya sila ay nasa quarantine. Kaya hanggang ngayon ay patuloy tayong nag-iingat. Gayunpaman, dapat nating mapagtagumpayan ang peak point na ito ng mabuti. Ngunit kailangan din nating malaman kung bakit nangyayari ang mga bagay na ito sa ating panahon. Nabasa po natin sa Biblia na gayon din naman, kapag nakita ninyong nangyayari ang mga bagay na ito, alam ninyong iyon ay malapit na, nasa mga pintuan na. Mga bagay. Ano po ang mga bagay na ito? Sapagkat maghihimagsik ang bansa laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian. Ito ang banta ng digmaan. Subalit kapag nakarinig kayo ng mga digmaan at ng mga balibalita ng digmaan, kaya yung Russia, sinakop yung Ukraine, at sila ay umaatake ng walang pinipili, kaya 3,000 katao na ang namamatay daw doon ngayon. Anong klaseng kasalanan ang mayroon sila? Matagal ng panahon ang nakakalipas, si Napoleon, maging si Genghis Khan, ay nanakop at pumatay ng mga tao at nagnakaw. Sabi ng iba na sila ay mga bayani, ngunit sila ay mga mamamatay tao gaya ng demonyo. Si Putin ay kagaya din nila. Halos bawat bansa sa mundo ay nagsasabi sa Russia na itigil ang digmaan. At mayroong iba't ibang parusa, ngunit hindi siya nakikinig. At sa tingin ko ay mayroon siyang ambisyon na sakupin ng tuluyan ang Ukraine. Alam ba ninyo na ang Russia ang bansang mayroong pinakamaraming sandatang nuklear? Ang Russia ang may pinakamaraming sandatang nuklear sa mundo. Ang pangalawang bansa na may maraming sandatang nuklear ay ang Amerika. Ngunit ang Amerika ay may mas maraming bagong mga armas kaysa sa Russia. At ang pinakakakilakilabot na sandata ay ang nuclear submarine. Ayon sa mga nakaraang statistics, ang bansa na may pinakamaraming nuclear submarine ay Russia din. Hindi ko alam ang tungkol dito sa panahon ngayon kung sino na ang may pinakamaraming nuclear submarine talaga. Gayunpaman, kapag tiningnan natin sa Ezekiel chapter 38 at 39, kapag nagkaroon ng huling digmaan, ang malayong hilaga, ang Rosh, ay ang Russia. Ang Russia sa English ay Rus. Ito ay Rosh sa Biblia. Rush, Meshek at Tubal. Ibig sabihin ng Meshek ay ang Moscow. Ang lugar ng unang pagpupulong sa pagitan ng Russia at Ukraine ay ang Belarus. Ang pinakadakilang syudad ay ang Minsk. Kasunod na dakilang syudad ay ang Tubal. Meshek at Tubal. Gayunpaman, ang pagsakop ng Russia sa Ukraine ay ang ipinapakita sa atin ng Diyos bilang tanda ng katapusan ng panahon. Nasasakupin ng Russia ang Israel sa huling panahon. Ipinag-utos na ng Russia na gagamit sila ng nuclear weapons kapag sila ay pumasok sa kaguluhan. Ang Amerika,
at Europe ay nais magkaisa sa digmaan. Ngunit, ang dahilan kung bakit hindi nila ito ginagawa sa ngayon ay dahil mayroong posibilidad na magkaroon ng pandaigdigang digmaang nuklear. Mayroong posibilidad na magkaroon ng pandaigdigang digmaang nuklear. Gayunpaman, dapat nating malaman na mayroong banta ng huling digmaan sa ating kapanahunan. Sa tingin ko, ito ay isang anino na ipinapakita sa mga Kristiyano. Banta ng digmaan. May taggutom. Lindol sa iba't ibang dako sa mundo. May sakuna ng kalikasan, mga salot sa mundo. Ang COVID-19. Itong COVID-19 na hindi natin kilala ng mabuti ay kumakalat sa mundo. Marami ang nawalan ng buhay at marami ang nagkaroon ng kaguluhan at nagkaroon ng pinsala sa ekonomiya sa mundo. Isa itong malaking sakuna sa mundo. Ito rin ay tanda ng katapusan ng panahon. At ipinakita ito sa atin ng Diyos ng pauna. Kaya pauna po itong ipinakita ng Diyos sa atin bilang mga tanda ng katapusan ng panahon. Kaya paano natin ito paghahandaan? Paano natin ito paghahandaan? Kung tayo ay naligtas, dapat tayong mamuhay bilang tunay na Kristiyanong naligtas. Ang kaligtasan ay hindi nakukuha sa intelektual o ayon sa doktrina, kundi sa buhay, sa konsensya, personal. Ang kaligtasan ay maaaring matanggap ng walang bayad sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. At bilang resulta, ang Espiritu Santo ay dumating sa puso at ang pag-ibig ay natupad kasama ng buhay ng Diyos. Kaya ang taong may kaligtasan ay walang magagawa kundi magbago. Ang mga may buhay ay umuusbong, lumalago at nagbubunga, hindi po ba? Kaya't kung ang isang binhi ay maitanim, nadidiligan, at natupad ang perpektong kondisyon, ngunit hindi umuusbong at lumalago, ay anong uri kaya ang magiging resulta nito? Kaya pagkatapos ng mahigit 21 araw ay nililimliman ang inahin ang kanyang mga itlog, ang mga sisiw ay mapipisa mula sa itlog. Subalit kung ito ay hindi mapisa, maging pagkatapos ng 50 araw o ng ilang buwan, ito ay patay. Kaya ang isang ligtas na Kristiyano ay dapat na magbago. Ang buhay, espiritu, pag-ibig at salita ng Diyos ang bumabago sa puso at buhay ng tao at makakapamuhay sila ng mabuting pamumuhay bilang mga anak ng Diyos. At muli, paano kung ang isang born-again Christian ay walang pagbabago pagkatapos na maunawaan ang kaligtasan? Kaya nga, may isang talata sa 2 Korinto 13, talatang 5, siya sa atin ninyo ang inyong mga sarili kung kayo'y nasa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong mga sarili. Hindi ba ninyo nalalaman na si Jesucristo ay nasa inyo, maliban kayo'y nabigo sa pagsubok? Kaya ang patay na pananampalataya, sirang pananampalataya, pananampalatayang walang kabuluhan at pinabayaang pananampalataya. Hindi tinatanggap ng Diyos ang ganitong pananampalataya. Minsan ay nakakatanggap ako ng tawag. Sinasabi niya, Pastor, siguro ay nakatanggap ako ng kaligtasan. Siguro ay nakatanggap siya ng kaligtasan. Kaya sabi ko sa kanya na patuloy na subukang pakinggan muli ang sermon. Pagkatapos ay nakatanggap ako ulit ng tawag. Sabi niya, Pastor, natanggap ko na ngayon. At tinanong ko siya, paano mo natanggap ang kaligtasan? Pagkatapos ay sinabi niya, sumasampalataya ako na tinubos na ng Diyos ang aking mga kasalanan. Subalit ano na ang gagawin ko pagkatapos? Kaya muli kong sinabi sa kanya na patuloy na pakinggan ang sermon kahit na 10 beses o 100 beses pa. Hanggang sa matanggap niya ang matatag na pananampalataya na hindi siya mabubuwal anuman ang sabihin ng iba. Sinabi ko sa kanya na kung maabot niya ang ganitong uri ng pananampalataya ay magkakaroon ng pagbabago.
at hindi na siya matatakot anumang pag-uusig o kahirapan man ang dumating. At magagawa niyang mamuhay ng katanggap-tanggap bilang anak ng Diyos. Ito ang mga naging sagot ko sa kanya. Ang isang Kristiyanong born again ay tunay na may pagbabago. Sa gayon, kapag dumating na ang Panginoon, tanging ang mga naligtas lamang ang tiyak na kukunin ng Panginoon. Siya ang tanging darating upang anihin ang mga bunga na hinog na. Siya ang Panginoong darating sa mundo para mag-ani ng mga bunga ng taong nagbubunga ng nararapat sa tamang Kristiyano. Kaya sinasabi na titipunin niya ang kanyang trigo sa kamalig, subalit ang ipa'y susunugin niya sa apoy na hindi mapapatay. Kaya ligtas nga ba talaga ako? Anak na ba talaga ako ng Diyos? Namumuhay ba ako nakatanggap-tanggap sa aking buhay at puso bilang isang Kristiyano? Kaya sinasabi na siyasatin mo ang iyong sarili at subukin ng matiyak ang iyong pananampalataya. Kapag mayroon tayong lagnat, ubo at mga sintomas sa ating katawan, pinapasuri natin ang ating sarili sa pamamagitan ng swab test kung ito ay normal lang na ubo o positibo na tayo sa COVID-19. Hindi lamang ito, nagtutungo tayo sa ospital minsan-minsan upang magpa-check up sa ating katawan. Sa gayon din, dapat nating siyasatin ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ang katiyakan ng kaligtasan ay nakukuha sa pamamagitan ng salita ng Diyos. At ang buhay ng isang Kristiyano na naligtas ay kailangan mamuhay ng ayon sa salita ng Diyos. Ang ating mga puso at pamumuhay ay dapat na nakaayon sa salita ng Diyos. Ito ang pananampalataya na tinatanggap ng Diyos. Kaya paano natin susubukin ang ating pananampalataya? Ito ay sa pamamagitan ng salita. Ang isang ligtas ay may katibayan na siya ay ligtas. At ito ay maraming uri ng katibayan. Kaya dapat nating siguraduhin ang ating pananampalataya at kumilos bilang isang taong tunay na nakatanggap ng kaligtasan. Kaya mayroong isang talata sa Mateo 24, talatang 42, magbantay kayo sapagkat hindi ninyo nalalaman kung anong araw darating ang inyong Panginoon. Kaya maraming ganitong salita sa Biblia. Kaya nga, gumising bilang isang Kristiyano, gaya ng talata sa Efeso 5:14, kaya't sinasabi, gumising ka, ikaw na natutulog at bumangon mula sa mga patay. Kaya may ibang mga tao na tulog, kahit na sila ay ligtas na. Kapag ako'y nakakatulog ng mahimbing, napapanaginipan ko ang magagandang bagay, subalit minsan nananaginip ako ng walang kabuluhang bagay. Na hinihiling ko na huwag ko na sanang mapanaginipan iyon. Gayunpaman, ay wala itong kaso sa akin. Sapagkat natatapos po ang panaginip kapag nagising ka na. Subalit ang kaisipan ng isang ligtas na natutulog ay gaya ng panaginip na walang kabuluhan. Ang pangarap nila ay magkakaroon ng walang kabuluhang pagnanais. Kaya dapat ay magkaroon sila ng mabuting pangarap o hangarin na magkaroon ng pagnanais na mamuhay na katanggap-tanggap bilang anak ng Diyos. Ito ay isang katanggap-tanggap na pangarap para sa isang Kristiyano. Paano ako mamumuhay sa hinaharap bilang isang Kristiyano? Ano ang katanggap-tanggap na pagpapasya upang maging tao na tatayo sa harapan ng Panginoon na siyang muling darating, na walang anumang dapat ikahiya? Kaya kung pag-iisipan ninyo ito, ito'y magandang pangarap. Ang ganitong panaginip ay magkakatotoo. Subalit ang iba ay nag-iisip, paano kikita ng maraming pera, makakakain ng maayos, makakapamuhay ng marangyang buhay? Ito ay maling pag-asa, walang kabuluhang panaginip. Sinasabi ng mga tao, tumigil na kayo sa pananaginip, kaya dapat tayong gumising. Kaya sinasabi, gumising ka, ikaw na natutulog at bumangon mula sa mga patay at si Kristo ay magliliwanag sa iyo. Ang oras upang matulog ay tapos na at ang oras upang gumising ay dumating na. Kaya sa Roma 13, talatang 11, bukod dito, alam ninyo ang panahon na ngayon oras na upang magising kayo sa pagkakatulog. Ngayon oras na upang magising kayo sa pagkakatulog. Sapagkat ang oras ng pagdating ni Jesus ay napakalapit na. Gumising ka mula sa mga patay. Kaya silang mga ligtas, subalit natutulog, ay namumuhay na kagaya ng hindi ligtas, kasama ng mga patay. Kapag pumupunta sila sa church, kumikilos sila gaya ng isang Kristiyano. Gayunpaman ay kumikilos silang gaya ng isang hindi ligtas kapag sila ay nasa labas ng church, kapag nasa sandibutan. Sila ba ay paniki o ano? Ang paniki ay maaaring maging gaya ng daga na gumagapang o kaya ng ibon na lumilipad.
Minsan ito'y parang ibon, subalit minsan ay parang daga. Hindi kayo dapat maging kagaya ng isang paniki. Gaya ng isang tunay na Kristiyano, ang ating puso at buhay ay dapat maihiwalay sa sanlibutan. Kaya sa Juan chapter 15, sinabi ni Jesus, "Ngunit dahil kayo hindi taga sanlibutan, hindi kayo, kundi kayo pinili ko mula sa sanlibutan, kaya napupuot sa inyo ang sanlibutan." Ang ating katawan ay nasa sanlibutan, subalit tayo ay hindi taga sanlibutan. Ang dahilan kung bakit nananatili tayo sa daigdig ay upang mamuhay na katanggap-tanggap bilang anak ng Diyos at pagkatapos ay papasok sa walang hanggang langit. Anumang oras ay handa na tayong tumayo sa harapan ng Panginoon. Sa pamamagitan ng ganitong kaisipan, ang mga tanda na kinakaharap natin ngayon ay pinapakita sa atin na ang ikalawang pagdating ng Panginoon ay napakalapit na. Dapat itong maunawa ng mga Kristiyano. Ang mga tao sa sanlibutan ay hindi nalalaman kung ano na ang nangyayari. Subalit dapat itong malaman ng mga Kristiyano. Kayo'y magpakatino at magpigil. Ngunit ang wakas ng lahat ng bagay ay malapit na. Kayo'y magpakatino at magpigil sa sarili alang-alang sa inyong mga panalangin. Kaya kagaya ng nabanggit sa 1 Pedro chapter 4 verse 7, ang katapusan ng lahat ng mga bagay ay malapit na. Ang langit ay malapit na. Kailangan nating maghanda at magpakatino upang lisanin ang mundong ito at tumayo sa harapan ng Panginoon. Ibig sabihin, kailangang maging matino sa pamumuhay bilang isang karapat-dapat na Kristiyano. Ito ay kamangha-manghang biyaya at himala na tayo inaligtas sa mga huling araw. Hindi ba't ito isang himala? Ganito kadakilang kaligtasan. Ganito kadakilang kaligtasan. Bagaman nakatanggap tayo ng kaligtasan, bagaman nakatanggap tayo ng isang kaloob, hindi natin alam kung gaano ito kahalaga. Bagaman iniisip natin na ito ay 1,000 lamang. Ngunit kung ang regalo ay hindi 1,000, kundi yung regalo ay 1,000,000 piso o 10,000,000 piso, ay magugulat po tayo. Magugulat po tayo. Sinabi ni Jesus sa Ebanghelyo ni Mateo 16 verse 26, "Sapagkat ano ang may mapapakinabang ng tao, kumakamtan niya ang buong sanlibutan ngunit mawawala naman ang kanyang buhay. O ano ang ibibigay ng tao na katumbas ng kanyang buhay?" Ang isang buhay ay hindi mapapalitan ng anumang halaga ng buong mundo. Ito ba isang buhay na para lamang sa ilang taon? Kung ang buhay natin ay sa laman lamang, wala tayong pagkakaiba sa hayop. Tayo na nilikha ayon sa larawan ng Diyos ay maliligtas lamang sa pamamagitan ng kamatayan ng tanging anak ng Diyos doon sa krus. Kaya napakahalaga ng Espiritu na karapat dapat. Kung ang isang Kristiyano ay hindi namumuhay ng maayos na buhay, ito'y pagpapabaya sa dakilang kaligtasan na ibinigay ng Diyos. Ito'y pagpapabaya na ikaw ay naligtas. Ito'y pagpapabaya sa biyaya ng Diyos. Hindi ako sigurado kung yan nga ba ay isang tunay na pananampalataya. Kayun din, gaya ng alam na natin na ang ating Espiritu ay mahalaga, ang kaligtasan ng ibang tao ay dapat na maging mahalaga din. At kailangan nating manalangin at magpagal para sa isang Espiritu upang maligtas at magsakripisyo ng marami pa para sa kanila. Kung isasakripisyo natin ang lahat ng ating kayamanan para sa isang Espiritu, ito ay isang kumikitang negosyo sa termino ng mundo. Makakabili ba tayo ng Espiritu ng isang tao gamit ang ating pera? Paano tayo maliligtas kung hindi sa pamamagitan ng kamatayan ng tanging anak ng Diyos doon sa krus? Kaya kahit ako lang ang taong nabubuhay sa mundo, si Jesus ay namatay pa rin sa krus para sa akin. Huwag po natin kalilimutan kung gaano kahalaga ang buhay ng bawat isa sa atin. Kung kaya't ngayong taon, bagaman mahirap ang sitwasyon, nagsisikap tayo na mag-evangelize at ang ebanghelyo ay pinapangaral sa lahat ng ating churches sa buong mundo at ang dahilan kung bakit maraming mga tao ang naliligtas ay dahil ang pananampalataya ng mga naunang naligtas ng mga Kristiyano ay napakasigurado. Ito ang ebidensya na ang Diyos ay kumikilos sa atin. Ito ang dahilan kung bakit tayo ay tunay na nagpapasalamat sa Diyos dahil sa mga maraming taong naligtas. Tayo ay masayang masaya at ito ang umaaliw sa atin ng labis. Kaya hindi lamang ang mga taong, mga bagong naligtas, kundi pati na rin ang mga naunang naligtas. Paano ba dapat namuhay ang isang Kristiyano matapos maligtas?
Kaya patuloy ko pong sinasabi sa inyo patungkol dito. At kaya ang unang pinakamahalagang bagay na dapat tandaan sa isa sa Christian life ay ang buhay na nananatili sa Panginoon. Sa Ebanghelyo ni Juan chapter 15 verse 3, kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salita na aking sinabi sa inyo. Kayo'y malilinis na. Sa verse 4 at 5, kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami. Ibig sabihin na nito ay manatili kay Jesus. Ito ang dahilan kung bakit patuloy na ipinapaliwanag kung ano ba ang buhay na nananatili sa Panginoon. Kaya magkaparehong Bible verse ang maaaring maulit, ngunit dapat nating maunawaan na ang patuloy na pag-uulit sa pakikinig ng salita ng Diyos ay kinakailangan upang ang salita ay umugat ng malalim katulad po ng pako. Kaya kung gusto mong magsabit ng mabigat na bagay sa pader, ano ang dapat mong gawin? Kailangan mong ipako ito ng matibay doon sa pader. Kaya kung ipapako natin ito ng maluwang, ang bagay ay mahuhulog at mabibiyak. Kailangan nating ipako ang pako ng maayos upang safe para sa atin na magsabit ng anumang bagay dito. Kaya katulad ng halimbawang ito, ang mga salita ng Diyos ay hindi dapat maipako ng maluwang sa ating mga puso. Dapat itong maipako ng matibay. Ito ang dahilan kung bakit palagi kong sinasabi ito sa inyo. Kung gusto mong ipako ng maayos ang pako, ipupukpok mo lang ba ang martilyo ng ilang beses? Gaano karaming beses ay ang kailangan mong gawin sa pagpukpok hanggang sa ang pako ay maibaon ng maayos? Kapag tayo ay nagsasaulo ng bagong salitang English, isinasaulo nyo ba ang salita sa pamamagitan lamang ng pakikinig ng isang beses? Kailangan ninyong basahin, pakinggan, at gamitin ang salita. Pagkatapos, kung ito ay nakalimutan, kung gayon isasaulo ulit ito, at sa pamamagitan ng pag-uulit-ulit, ang salita ay nagiging pamilyar sa ating mga puso. Gayun din, kung minsan lang tayo nakikinig ng salita ng Diyos at nakakalimutan ito, wala itong pakinabang. Kailangan nating ulitin ang pakikinig. Hanggang sa ito ay lubos na maibaon sa ating mga puso. Ang malaman ng maraming bagay ay hindi mahalaga. Kahit ilang verses lamang ang alam ninyo, kapag ibinaon natin ito ng matibay sa ating mga puso, kung gayon ang salita ay makapangyarihang babaguhin ang ating puso at buhay. Kaya ayon sa Hebreo 1 verse 3, kanyang inaalalayan ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kanyang salita. Nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng kanyang salita at inaalalayan at pinamumunuan ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng salita. Sa pamamagitan ng salita ay iniligtas niya ang ating espiritu at sa pamamagitan ng salita binabago niya ang ating puso at buhay. Ginagabayan tayo ng salita sa pamamagitan ng pag-aalalay sa ating mga puso at buhay. Ito ang dahilan kung bakit patuloy kong ipinapaliwanag ang patungkol sa pananatili kay Kristo. Ngunit sa palagay ko ay kinakailangan pa rin itong sabihin ng higit pa. Kaya nga ay pag-aaralan po natin yung John chapter 10 verse 14 hanggang 16. Sa Gospel of John chapter 10, ang mabuting pastol ay si Jesus. At tulad ng sinabi ko sa inyo noong nakaraan, ang isang taong ligtas ay ang taong hindi malayo sa Diyos at hindi na rin tupang naliligaw. Siya ay tupang bumalik na sa Panginoon na siyang pastol at tagapag-alaga ng mga kaluluwa. Ang taong hindi ligtas ay isang nawawalang tupa na lumalayo sa Diyos. Ang naligaw na tupa, sila ay kinakain ng mani nila kasi sila ay malayo. Kaya sa 1 Pedro chapter 2 verse 25, sapagkat kayo tulad sa mga tupang naligaw. Kaya sa 1 Pedro 2:25, dati namuhay ako ng malayo sa Diyos ayon sa sarili kong kalooban at pagnanais. Kaya sinasabi sa Isaiah chapter 53 verse 6, bawat isa sa atin ay lumihis sa kanyang sariling daan. Sa Isaiah 53 verse 6, tayong lahat ay gaya ng mga tupang naligaw. Bawat isa sa atin ay lumihis sa kanyang sariling daan. Kaya kung magpapatuloy tayo sa ating sariling daan, yun ay impyerno. Gayunpaman, ngayon ay hindi na tayo tupang naliligaw at nakabalik na tayo sa kanya na siyang pastol at tagapag-alaga ng ating mga kaluluwa. Kaya ngayon, si Jesus ang ating mabuting pastol. Kaya sinabi ni Jesus sa Ebanghelyo ni Juan, chapter 10, verse 14, ako ang mabuting pastol, kilala ko ang sariling akin, at kilala ako ng sariling akin. Sa chapter 10, verse 3, pinagbubuksan siya ng bantay sa pinto at pinapakinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa pangalan, at sila'y inihahatid papalabas. Kaya tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa pangalan at sila'y inihahatid papalabas. Ang mga tao ay nabubuhay kasama ang kanilang alaga at binibigyan nila ng pangalan ang kanilang alaga.
May pangalan naman po ang aso. Kapag tinatawag ng may-ari ang pangalan ng alaga, naririnig dito ang pangalan. At kalaunan nalalaman niya na, ah, ito ang aking pangalan. Tinatawag ng amo ko ang aking pangalan. Kaya alam ng Diyos ang lahat ng ating mga pangalan. Tinatawag niya ang bawat isa sa pangalan. Ibig ko sabihin, kilala niya ang bawat isa sa atin. Huwag niyo pong isipin na paano nahaalala ng Diyos ang tungkol sa katulad ko. Kilala ka ng Diyos at maging ang bilang ng iyong mga buhok. Huwag ninyong isipin na ang Diyos ay katulad ng tao. Alam niya ang lahat ng bagay. Kaya ngayon, ang science at kaalaman ay umuunlad, ngunit hindi kayang bilangin ng mga tao ang bilang ng mga bituin. Sa mga awit, chapter 147, ang bilang ng mga bituin ay kanyang binibilang. Ibinibigay niya sa kanilang lahat ang mga pangalan nila. Kaya gaano ito kamangha-mangha? Ngunit iniisip niyo pa rin ba na hindi kayo kilala ng Diyos? Binibigyan niya tayo ng pangalan upang maisulat ito sa aklat ng buhay. Kilala niya tayong lahat. Gaano katagal mo akong hindi titingnan, ni babayaan akong nag-iisa, hanggang sa malunok ko ang aking laway? Sabi sa Job 7 verse 19, kaya gaya ng itim ng mata, ako'y iningatan mo. Awit 17 verse 8, at maging ang mga buhok sa inyong ulo ay bilang na lahat. Mateo 10 verse 30, alam niyo ba kung gaano tayo kakilala ng Diyos? Ngunit nag-aalala pa rin ba kayo? Kilala ba akong lubos ng Diyos? At kapag ikaw'y nakagawa ng mga lihim na kasalanan, iniisip mo ba na paano ito malalaman ng Diyos? Nang si Jonas ay nasa barko papuntang Tarsis upang takasan ang salita ng Diyos papunta ng Ninive, siya ay nakahiga sa pinakaloob na bahagi ng barko. Hindi ako makikita ng Diyos. Talaga? Inilabas siya ng Diyos at inihagi sa dagat at naghanda ng isang malaking isda upang lunukin si Jonas. Kaya mula pa sa Genesis chapter 1. Sa Genesis chapter 1, nilikha ng Diyos ang isang isda. At ito ay binanggit bilang mga dambuhala sa dagat. Bakit po? Upang lunukin si Jonas. Kaya agad nilunok si Jonas ng malaking isda para sa layunin ng pagkakaroon po nito. Nilikha ng Diyos yung dambuhala sa dagat upang lunukin si Jonas. Alam ba ninyo kung gaano nalalaman ng lubos ng Diyos ang lahat ng bagay? Bagaman sinabi ng salita ng Diyos, ayaw ko mabuhay sa pamamagitan ng pagsunod dito. Ayaw mo? Kung tayo mabubuhay ayon sa salita, ang Diyos ay ang bahala sa ating espiritu at sa ating laman. Ngunit ang mga tao ay hindi naniniwala sa salita, bagaman napakinggan nila. At sinusubukan nilang mabuhay ayon sa kanilang sariling paraan. Kung gayon ang pangako ng Diyos ay hindi may sasakatuparan. Palaging tinutupad ng Diyos ang kanyang pangako. Kung hindi mo tutuparin ang kanyang pangako, hindi ka mabibigyan ng pangakong iyon. Ngunit, iniisip nila na sila ay mas matalino pa kaysa sa salita ng Diyos. Kaya ngayon, tayo bilang tupa ng Panginoon, kailangan nating makilala ang Panginoon bilang ating pastol na nagbigay ng kanyang buhay upang iligtas po tayo. Ako ang mabuting pastol. Ibinibigay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Si Jesus ay ang mabuting pastol na nagbigay ng kanyang buhay para iligtas tayo. Siya ay nagligtas sa atin sa pamamagitan ng kanyang buhay. Kaya, gaano kahalaga ang ating buhay? Siya ay nagligtas sa atin upang dalhin tayo sa langit. Tayo ay binabantayan at ginagabayan ni Jesus hanggang makapasok sa langit. Nakuha po ba ninyo ito sa puso? Kahit na nalaman ninyo ito o hindi, hindi nagbabago ang salita ng Diyos. Kaya kung walang hinihipo sa puso, yun ay hindi pananampalataya. Kaya kilala ko ang sariling akin at kilala ko ang sariling akin. Kilala ng pastol ang kanyang mga tupa, gayon din naman, kilala ng tupa ang tinig ng pastol at sumusunod sa kanya. Ngunit hindi sila susunod kailanman sa iba, kundi lalayo sila sa kanya. Sapagkat hindi nila kilala ang tinig ng iba. Kaya kilala ng mga taong ligtas ang tinig ng pastol. Ano pong tinig? Ang boses ba ng pastor ay tinig ng pastol? Hindi po. Kung ang pastor ay magbigay ng maling sermon, hindi maaaring maging tinig yun ng Panginoon. Ang mga pastor ay hindi kailangan magbanggit ng tungkol sa filosofiya, panitikan, kaalaman, agham. Ang kailangan lang niyang ipahayag ay ang mensahe ng Biblia.
Kaya gaya po ng lumang radyo, yung lumang radyo ay mayroong ilang mga ingay, pero kailangan lang itong maihatid ng tama ang broadcasting mula sa network, maging ito man ay balita o ilang espesyal na mga salita. Kung mahusay man magsalita ang tagapagsalita o hindi, ang mga salita ng Diyos ay kailangang maihatid ng tama. Ikaw ba ay pumupunta ba sa church upang makinig tungkol sa pilosopiya, panitikan, sikolohiya o moralidad o mga bagay sa mundong ito? Maaari mo yung mapakinggan sa radyo, subalit sa church ay hindi ganito ang itinuturo. Itinuturo ang mga salita sa Biblia dahil ito'y mahirap basahin lang kung hindi ituturo. Kung mayroon diyang hindi lutong ingredients, hindi natin ito makakain. Ang kusinero ay dapat magluto para sa matatandang lalaki, mga bata, mga lalaking mahina ang tiyan, mga masusustansyang pagkain. Kaya gaya ng kusinero na marunong magluto ay nagluluto ng mga ingredients para sa bawat customer, ang mangangaral ay kailangang manalangin, pagbulayan ang mga salita, at yung salita ay iluto ito ng mabuti dahil mahirap pong unawain ang Biblia. Kaya nga, nagbibigay ng unawa sa walang unawa sa mga awit 119 verse 130. Ibig sabihin na ang mga salita ay dapat naiintindihan upang madaling maunawaan. Ganito ang paghahayag ng sermon. Sa verse 15, gaya ng pagkakilala sa akin ng Ama at ng pagkakilala ko sa Ama. Sa Juan chapter 10 verse 15, ito po yung nakamamanghang salita. Kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman, ako ay umiibig sa inyo. Kaya gaya ng pagkakilala sa akin ng Ama, gayon din naman, kilala ko ang aking Ama. Gaya ng pagkakilala sa akin ng Ama, ang mga tupa ay kilala ng kanilang pastol, gayon din naman, kilala ng pastol ang kanyang mga tupa. Mga tupa ay kilala ang kanilang pastol, gayon din naman, kilala ng pastol ang kanyang mga tupa. Ang kilalanin ang isa't isa ay kamangha-manghang gawain. Kaya pagkatapos na magpakasal, ang mag-asawang lalaki at babae ay nakikilala ang isa't isa sa paglipas ng panahon. Ang asawang lalaki ay kilala ang kanyang asawang babae at gayon din, ang asawang babae ay kilala ang kanyang asawang lalaki. Ang ibig sabihin, ang kilalanin ay ang malalim na fellowship. Ang makilala ang mga tao ay maaaring masabi na alamin ang pangalan, ang posisyon, ang puso at personalidad. Meron pong ilan itong kaibahan. Nakikilala ng mga tao ang iba sa pamamagitan ng pagiging malapit sa kanila. Maaring may mabubuting bagay at masasama rin. Kahit na may masasamang bagay sa isang tao, nakikilala ng mga tao ang isa't isa dahil sa kanilang magagandang bagay. Kaya naiintindihan at nirerespeto nila ang isa't isa. Gayun din ang Panginoon ay perpekto. Kaya ang kilalanin natin siya ng paunti-unti, ito po ay talagang mahalaga. Kaya, sa 2 Pedro chapter 3 verse 18, subalit lumago kayo sa biyaya at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Sinasabi natin na kilala natin ang Panginoon. Ngunit maliliit na bahagi lamang yung kilala natin sa Kanya. Kapag hinahawakan ng bulag ang ilong ng elepante, ito ay parang hose. Ang mga paa naman ng elepante ay parang halige, parang paderang siyan. Kaya bahagi lamang ang nalalaman niya. Sa pagtagal, kapag nabuksan ang kanilang mga mata, sasabihin nilang, oh, ito ay elepante. Ang hinahawakan ko lang pala ay ang buntot at hita. Kaya ang ating kaalaman sa Panginoon ay tanging mga bahagya lamang. Kaya sa 1 Corinto chapter 13, ngayon bahagya lamang ang nalalaman ko, ngunit pagkatapos ay lubos kong mauunawaan kung paanong ako'y lubos na nakikilala. Kaya tayo lubos na kilala ng Diyos. Tayo naman ay hindi lubos na nakakakilala sa Panginoon.
tayo dumarating sa pagkakilala ng higit at higit pa sa Panginoon. Kaya kilala mo ba siya? Hindi ko siya lubos na kilala. Kung hindi mo alam ay hindi ka magkakaroon ng fellowship, magtiwala ka sa akin. Paano kita pagkakatiwalaan? Sino ka ba? Kapag lubos nating nalalaman ang pangalan, pagkakakilanlan at personalidad ng isang tao, malalaman natin kung siya'y mapagkakatiwalaan o hindi. Kung siya'y isang taong mapagkakatiwalaan, maaari nating ipagkatiwala ang ating ari-arian nang wala tayong pag-aalinlangan o pagkabalisa at makakasigurado tayo at makakahingi ng pabor. Kapag ganito, nakamit na ang fellowship. Paano mo nakilala ang Panginoon? Alam mo ba talaga ang tungkol doon? Gaya ng pagkakilala sa akin ng Ama at ng pagkakilala ko sa Ama at ibinibigay ko ang aking buhay para sa mga tupa. Ibinibigay ng Panginoon ang kanyang buhay para sa tupa. May mga taong namamatay, ngunit kung may ibang namatay para sa kanya at nagligtas sa kanya, makakalimutan ba niya ang biyayang iyon? Dapat siyang mabuhay para sa taong namatay sa halip na siya. Nabago ang kanyang buhay. Ang dahilan kung bakit namatay ang Panginoon para sa atin at iniligtas tayo ay upang mabuhay tayo sa natitirang bahagi ng ating buhay para sa Panginoon. Kaya sa ikalawang Korinto chapter 5 verse 15, siya'y namatay para sa lahat upang ang mga nabubuhay ay huwag nang mabuhay pa para sa kanilang sarili, kundi para sa kanya na alang-alang sa kanila ay namatay at muling nabuhay. Ang kamatayan ng Panginoon ay bumuhay sa atin. Kaya bakit kaya namatay at iniligtas tayo ng Panginoon? Upang tayo mabuhay sa natitira nating buhay, hindi para sa ating sarili, kundi para sa Panginoon na namatay at muling nabuhay para sa atin. Kaya ang katotohanan na ang Panginoon ay namatay at iniligtas tayo, ay ito ba ay isang kwentong lumilipas lamang ba? Ito ba ay kwento na drama lamang? Ito ba ay drama? Hindi natin dapat maliitin o baliwalain ang biyaya ng Panginoon. Hindi natin dapat baliwalain ang Panginoon na nagligtas sa atin. Sa verse 16, mayroon akong ibang mga tupa na wala sa kulungang ito. Kailangan ko rin silang dalhin dito at kanilang papakinggan ang aking tinig. Kaya magkakaroon ng isang kawan na may isang pastol. Sa kulungang ito, ito ay tumutukoy sa mga naligtas sa mga Israelita. Ang Ebanghelyo ay unang ibinigay sa mga Israelita. Ang anghel ay nagpakita kay Maria na asawa ni Jose at nagsabi sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tanggapin si Maria na iyong asawa sapagkat ang ipinaglilihi niya ay mula sa Espiritu Santo. Siya ay manganganak ng isang lalaki at ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Jesus sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Ang kahulugan ng pangalang Jesus ay ililigtas niya ang kanyang bayan mula sa kanilang mga kasalanan. Ang kanyang bayan ay ang bansa ng Israel. Siya ay naparito sa kanyang sariling tahanan at siya ay hindi tinanggap ng kanyang sariling bayan. Sila po ay piniling bayan ng Diyos. Si Jesus ay namatay para sa kasalanan ng mga Israelita at para din sa kasalanan ng buong sanlibutan. At kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria at hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. Kaya isinugo ng Diyos si Jesus hindi lamang para sa mga anak ni Israel, kundi para sa lahat ng tao sa buong daigdig. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging anak upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kalooban ng Diyos na ang Ebanghelyo ipangaral hanggang sa dulo ng daigdig at ang lahat ng tao ay maliligtas. Kaya ang pagpapala ng Diyos na ibinigay sa Israel ay kumakalat sa buong mundo. Kaya sa gabi, inilalagay ng pastol ang mga tupa sa kulungan at binabantayan ng pastol ang mga tupa sa pintuan ng walang tulog. Kaya kung gayon, ang lobo ay hindi makakapasok sa kulungan.
Mayroon akong ibang mga tupa na wala sa kulungang ito. Ang una ay ang grupo ng mga taong naligtas sa mga Israelita. Pagkatapos ay mayroong mga Hentil. Jerusalem sa buong Judea at Samaria at hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. Ang ibang mga tupa ay tumutukoy sa Hentil sa buong mundo. Kailangan ko rin silang dalihin dito. Ang ebanghelyo ay dapat ding ipangaral sa mga Hentil. Dapat natin silang gabayan at kanilang papakinggan ang aking tinig. Kaya't magkakaroon ng isang kawan na may isang pastol. Kaya naligtas man sila mula sa mga Hudyo o naligtas mula sa mga Hentil. Ano mang lahi. Alipin man o malaya, mataas o mababa. Higit sa lahat ng tao, ang lahat ng naligtas ay naging isang kawan. Tayo po ay isang kawan na may isang pastol. Isang pastol ang ating Panginoon. Ang pastor po ay hindi pastol. Ang pastor, siya yung taong gumagawa ng gawain ng pastol. Si Jesus ay ang pinuno ng mga pastol. Sinabi ni Jesus kay Pedro, pakainin mo ang aking mga kordero. Alagaan mo ang aking mga tupa. Sila po ang mga tupa ng Panginoon. Si Jesus ang tanging pastol na isinakripisyo ang kanyang sariling buhay. Ang taong nangangaral ng salita ay isang taong naghahatid ng tinig ng Panginoon. Ang pastol at kumikilos sa ngalan ng Panginoon. Ang tunay na pastol ay si Jesus. Kaya kanilang papakinggan ang aking tinig, kaya't magkakaroon ng isang kawan na may isang pastol. Ang Panginoon ay hindi natin nakikita, subalit siya'y kasama natin. Hindi natin nakikita ang Panginoon, subalit hindi ba natin naririnig ang kanyang tinig? Ang salitang ito ay ang tinig ng Panginoon. Ang may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Patuloy na nagsasalita ang Espiritu Santo sa mga naligtas na mga banal. Ito ang salita ng Panginoon. Kaya nga sinabi ni Pablo, at kami ay patuloy na nagpapasalamat sa Diyos na nang inyong tanggapin ang salita ng Diyos na inyong narinig sa amin, ay inyong tinanggap iyon hindi bilang salita ng mga tao, kundi ayon sa katotohanan, ay bilang salita ng Diyos na gumagawa naman sa inyo na sumasampalataya. Kaya ang Panginoon ang nagpapakain, nag-iingat at gumagabay sa atin bilang ating mabuting pastol. Tayo ay nasa loob ng kawan na ito. Ang kawan na ito ay pinag-isa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Nakakabingi natin itong naririnig. Pagkatapos ng maligtas, ikaw ay hindi na nag-iisa. Ang Amang nasa langit na nagligtas sa akin, si Jesus ay namatay para sa akin at nariyan ang Espiritu Santo na nagpaunawa sa akin ng biyayang iyon. Kaya, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo, ang Trinity God, ang maraming mga kapatid na naligtas ay magkakasama. Tayo ay ang kawan. Tayo ay kawan na mayroon lamang iisang pastol. At ang mga tupa ay hindi lamang isa, kundi ang mga tupa ay marami. Kaya nga sa Juan chapter 10 verse 16, kaya't magkakaroon ng isang kawan na may isang pastol. Ang isang kawan na ito ay ang church. Ang salitang church ay tinatawag din na ecclesia. Ang salitang church, ito ay ang ecclesia. At ibig sabihin ay grupo ng mga taong inihiwalay. Isang grupo, ang church ay isang grupo na itinalaga upang maligtas at pumunta sa langit. Ecclesia, isang grupo na itinalaga upang maglingkod sa Panginoon. Isang banal na grupo. Kaya ang salitang banal, banal na church, ay nangangahulugang banal na grupo. Isang inihiwalay na grupo. Kaya maliban sa grupong iyon, hindi natin matatanggap ang pangangalaga, yung proteksyon at patnubay ng Panginoon. Dapat tayong manatili sa grupong iyon. Kaya sa 1 Pedro chapter 5 verse 8, pakiusap, pakipakita po sa screen. 1 Pedro chapter 5 verse 8. 1 Pedro 5 verse 8.
Magpakatino kayo, magbantay kayo. Ang diablo na inyong kaaway ay tulad ng leyong gumagala at umuungal na humahanap ng kanyang malalapa. Magpakatino kayo, magbantay kayo. Ang ibig sabihin ng magpakatino ay maging gising, magbantay. Manatiling gising sa inyong Kristiyanong pamumuhay. Ang diablo na inyong kaaway. Diablo, si Satanas. Ang ibig sabihin ng salitang Satanas ay kaaway ng Diyos. Ang diablo ay isang anghel na tinatawag na Lucifer na sinubukang maging katulad ng Diyos. At siya'y pinalayas. Kaya nga ang ibig sabihin ng salitang Satanas ay kalaban. Kaya sa Mateo 25 sinabi na ang impyerno ay inihanda para sa mga nagkasalang anghel, sa diablo at sa kanyang mga anghel, hindi po ba? Pero imbis na ipadala agad sa impyerno ang diablo, siya'y panandali ang malaya. Bakit po kaya? Dapat pong madaig ng mga tao ng Diyos na pupunta sa langit ang tukso ng diablo. Kaya sadyang pinakawalan ito ng Diyos. Hinayaan niyang subukin ng diablo si Adan. Pagkatapos nabigo si Adan sa tukso ng diablo. Pagkatapos ay dumating si Jesus at ginawa ang gawain ng kaligtasan. Kaya ngayon, gumagawa ang diablo upang ang mga hindi ligtas ay huwag maligtas. Kaya sa Mateo chapter 13, naihasik ang binhi. At ang binhi ay ang salita ng Diyos. Ang binhing nahulog sa tabing daan ay yung nakikinig ng salita at hindi niya ito inuunawa. Pagkatapos ay dumating ang diablo at aagawin ng salita na naihasik sa kanyang puso upang pigilan ng taong iyon na maligtas. Kaya hinaharang ng diablo ang tainga, hinaharangan ng diablo ang tainga ng mga tao upang huwag maligtas ang mga tao sa mundo. Kaya nasaan ang Diyos? Kusa na lamang itong lumitaw, nasaan ang Espiritu? Hindi mo ba alam na nag-evolve ang mga unggoy? Kapag namatay tayo, tapos na. Eh, nasaan bang langit at impyerno? Kaya patuloy silang nabibrainwash. Tulad ng mga komunista na nagbibrainwash ng mga ideya ng komunista at ginagawang tanga ang mga tao, mga kapatid. Lingkod ng mga diktador ang mga komunista, lahat sila. Masasakatuparan ng komunistang kaharian sa pamamagitan lamang po ng pagbibrainwash. Tulad ng alam na natin, napaunlad ba ng pantay-pantay ng komunismo ang lahat ng tao? Ang Russia, ang orihinal na bansa ng komunismo. Pasensya na po, nasabi ko, pero opo, pumunta ako sa Moscow sa Russia 2 beses sa isang taon upang mangaral ng Ebanghelyo. Patuloy akong pumupunta doon sa loob ng maraming taon. Kaya sa pananaw ng tao, ito isang bansang ayaw kong mapuntahan ng 2 beses. Pero pumunta ako dahil nakakaawa ang mga kaluluwa doon. Kakaunti lang ang napakayaman. Lahat ng bagay sa kanilang bansa ay pag-aari nila. Kaya mahigit 4 trillion pesos daw ang personal na yaman ni Putin. Kaninong pera ito? Lahat ng ito. Ang mga politiko, negosyante at ang mafia ay naging isa. Kung gayon, gaano kahirap ang karamihan? Ang kauna-unahang bansang komunismong ito ay nagsabi na walang komunismo sapagkat bumagsak na ang Soviet Union ngayon. Ngunit ang mga bagay na ginagawa ni Putin ay gaya ng ginagawa ng komunismo. Yung ginagawa ni Putin. Paano naman ang China? Paumanhin po. Ngunit lahat ba sila'y kumakain ng maayos at nabubuhay ng maayos sa parehong paraan? Wala pong kalayaan. Ano ang demokrasya? Kung may maling nangyari, maging ang demokrasya ay maaaring maging diktador. Ang ibig sabihin ng salitang demokrasya ay demos, ang mga tao, at krasya, kapangyarihan, pamumuno. Ang mga tao ang may kapangyarihan, ang mga tao ang namumuno. Kapag ang namumuno ay nag-iisang may kapangyarihan, sa pagkapasya sa mga tao, ito'y tinatawag na diktador, isang maniniil. Ginagawa din ito ng diablo sa mga tao para maging alipin nito. Inaalis nito ang kalayaan. Ginagawa ito para hindi maniwala ang mga tao. Ito'y gumagana para sa mga tao upang huwag maligtas.
Kaya kapag narigtas sa mga tao, nakikinig sila sa mga salita ng Diyos, hindi sa mga salita ng mga tao, at hindi sila nahuhulog sa kuro-kuro na nagiging dahilan upang hindi maligtas ang mga tao. Gaya sa ikalawang Korinto, sa chapter 4, sa kanilang kalagayan, binulag ng Diyos ng sanlibutang ito ang pag-iisip ng mga hindi mananampalataya upang huwag nilang makita ang liwanag ng Ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo. Kaya sa North Korea, hinahadlangan nila ang radio signal upang harangan ang pag-broadcast mula sa mundo. Nilalak nila ang mga channel upang hindi nila marinig ang mga Korean broadcast natin sa radio at TV. At inaaresto nila ang mga taong palihim na nakikinig. Pinipigilan nila ang mga tao sa pagsunod, sa panonood ng mga drama at balita ng malayang mundo. Idinidiin lamang nila ang kanilang mga sarili at ginagawang alipin ng mga tao. At sinasabi na sila'y naninirahan sa paraisong nasa daigdig. Nagpakalat din sila ng kasinungalingan na dapat palayain ang South Korea mula sa ilalim ng kolonya ng Estados Unidos. Kaya isipin niyo po ito, wala itong katotohanan. Hindi po ba? Kaya kahit panoorin nila itong Korean TV show o drama, sa simula, iisipin nilang kasinungalingan ng lahat ng iyon. Kung patuloy nilang maririnig, hindi. Kaya itinataya nila ang kanilang buhay upang makatakas mula sa North Korea at dumating sa South Korea at nakarating sa malayong mundo at naunawa ang nalinlang sila sa loob ng ilang mga dekada. Sila na nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diablo, ang lahat ng mga hindi ligtas, nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diablo. Kaya itong Diablo, ang Diablo na inyong kaaway ay tulad ng leyong gumagala. Ang Diablo na inyong kaaway ay tulad ng leyong gumagala at umuungal. Na humahanap ng malalapa. Gumagawa sa mga hindi ligtas upang huwag maligtas. Pero sa mga ligtas, hindi maaaring kunin ng Diablo ang kaligtasan. Sa Juan chapter 10 verse 28 hanggang 29, sila'y binibigyan ko ng buhay na walang hanggan at kailanmay hindi sila mapapahamak at hindi sila aagawin ng sinuman sa aking kamay. Ang mga ibinigay sa akin ng aking ama ay higit na dakila kaysa lahat at walang makakaagaw ng mga ito sa kamay ng ama. Kaya hindi mawawala ang buhay na walang hanggan. May nagsabi na kahit ang mga ligtas ay pupunta sa impyerno kapag gumawa daw sila ng pagkakamali. Tiyak, kung siya'y tiyak na ligtas, siya'y isang anak ng Diyos at hindi mapupunta sa impyerno ang isang anak ng Diyos. Kailanmay hindi sila mapapahamak, kaya nga buhay na walang hanggan. Kailanmay hindi sila mapapahamak at hindi sila aagawin ng sinuman sa aking kamay. Hindi mawawala sa akin ang mga binili ko sa pamamagitan ng pagdanak ng dugo, sabi ng isang himno. Sabihin na nating may bumili ng gusto niyang makuha sa pamamagitan ng pagbebenta ng lahat niyang ari-arian. Ito isang kayamanan. Sa palagay niyo ba, ito'y hindi ilalagak ng mabuti upang ito'y mawala? Itatago niya itong mabuti. O kung nababalisa pa siya, ilalagay niya ito sa isang underground vault ng bangko at ikakandado ito. Maaring may mga international na magnanakaw na nagnanakaw sa underground vault ng bangko. Ngunit, hindi maaaring kunin ng Diablo ang buhay ng mga anak ng Diyos na naligtas. Walang makakaagaw ng mga ito sa kamay ng Ama. Sa kamay ni Jesus at sa kamay ng Ama. Kaya mayroong doble, triple safety device. Ang buhay na natanggap natin ay buhay na walang hanggan. Kaya may nakalagay na safety device. Walang sino man ang makakakuha ng kaligtasan ng Espiritu. Ngunit maaaring masira ang atin pong Christian life. Ang Diablo na inyong kaaway ay tulad ng leyong gumagala at umuungal. Alam nyo ba ang umuungal na leyon? Kung mayroong isang kawa ng mga tupa o kung nakikita mo ang Serengeti sa Africa, maraming mga kawa ng wildebeest. Tama ba?
sa paligid ng herbivores, ang mga hayop tulad ng leon, leopardo, yung hyena, pinupuntirya po sila itong mga herbivorous na mga hayop. Sabi nila, iyan ay aking pagkain. Kung gayon, sino ang kanilang pinupuntirya? Yung isang umaalis sa kawan. Ligtas dito, maging ang mga sanggol na nasa grupo. Ligtas din dito sa loob ng grupo ang isang napilay. Sa makatawid, sinusubukan ng mga carnivorous na ikalat ang kawan ng walang pasubali. At saka kung may mga hayop na umalis sa kawan, makikita mo na mabilis silang lalapain ang mga carnivorous, tama ba? Kaya sinasabi ng Biblia, ang diablo na inyong kaaway ay tulad ng liyong gumagala at umuungal na humahanap ng kanyang malalapa. Kaya nga po si Satanas ay nanlilisik na parang gutom na leon. Kapag umalis ka sa kawan ng mga banal, sila ay mabilis na nilalapa ni Satanas. Kahit na hindi man mawala ang ating kaligtasan, ganap na mabibigo ang ating Christian life at magiging walang silbi sa harap ng Diyos. Walang kwentang tao. Mga kapatid, hindi tayo dapat maging inutil habang nabubuhay tayo sa mundong ito. May nagsabing may tatlong uri daw ng tao sa mundo. Isang taong parang gagamba. Umiikot sa mga sapot ang mga gagamba at kapag lumilipad ang isang insekto at nahuli sa isang sapot ng gagamba, itinatali nila ito ng mahigpit sa isang sapot at kinakain ito. Ang isang tao naman ay parang langgam. Ang ibig sabihin na ang mga langgam ay hindi nakakapinsala at wala ring pakinabang sa iba. Sila ay nagtatrabaho lang para sa kanilang sarili. Nagsusumikap sila para sa kanilang pagkain lamang. Masyado silang nagsusumikap. Kaya gaano kaliit ang anay sa Afrika? Gayun pa man, gumagawa sila ng pugad langgam sa taas na 3 metro. Ito'y higit na kamangha-mangha kaysa dun sa mga tao na nagtayo ng Empire State Building. Alam niyo po ba? Isang maliit na langgam. Siya ay nagdadala ng lupa at umaakyat upang patibayin ang bahay sa pamamagitan ng pagdura niya dito. 3 metro ang taas nito. At bilang karagdagan, ang bahay ay maaliwalas. Kaya napakasipag. Napakasipag nila. Kaya pumaroon ka sa langgam, ikaw na tamad. Masdan mo ang kanyang mga lakad at ikay magpakapantas na bagaman walang puno, tagapamahala o pinuno. Kaya sabi ng Biblia, dapat nating matutunan kung gaano sila kasipag. Ang iba ay ito po ay napakagaling. Ngunit nagsusumikap sila at nagtatrabaho lamang para sa kanilang sarili. Hindi sila nananakit o tumutulong sa iba. Tapos merong parang bubuyog na tao. Nang ako po'y nangangaral sa kanayunan, nag-alaga ako ng ilang mga bubuyog. Nagpalaki ako ng 2 bahay pokyutan at nakakatuwa naman po. Talagang nagkatrabaho ng husto ang mga bubuyog. Neutral ang mga manggagawang bubuyog. May renang bubuyog at may lalaking bubuyog. Ang mga manggagawang bubuyog ay hindi lalaki o babae, sila po'y neutral. Nagkatrabaho lamang sa lahat ng oras ang mga manggagawang bubuyog. Kaya hindi sila mabubuhay ng ilang buwan. Kapag nagkatrabaho sila ng mahabang panahon, namamatay sila sa loob ng ilang buwan sapagkat labi silang nagtatrabaho. Ano ang ginagawa ng mga bubuyog pagkatapos mangolekta ng pulot? Ibinibigay ito sa mga tao. Sa kanilang pagsumikap, tumutulong sa iba ang mga bubuyog. Kaya may 3 uri ng tao. May ilang tao na nabubuhay ng may masamang hangarin tulad ng mga gagamba. Paano ko lilinlangin ang iba? At paano ako makakapagnakaw? At may ilang tao na nagkatrabaho para sa kanyang sarili lamang na parang langgam. Mukha silang mabait, gayon pa man, wala silang ginagawa para makatulong sa iba. Hindi sila nananakit o tumutulong sa iba. Parang langgam. Ang iyo ay iyo, ang akin ay akin. Kaya ito'y mabuti rin naman. Ngunit walang pakinabang sa iba kung mayroon lamang ganoong tao. Ngunit, ang taong sinasakripisyo ang sarili para sa pagtulong sa kapwa, siya isang tao na parang bubuyog.
Ang mga Kristiyano ay ang mga taong nagsusumikap, kumikita ng pera at isinasakripisyo ang sarili tulad ng isang bubuyog upang maligtas ang ibang mga kaluluwa. Gayun din, tinutulungan nila ang mahihina at nangangailangang mga kapatid na ligtas. Isang taong nagsisikap at isinasakripisyo ang sarili para makatulong sa kapwa. Ganyan ang Kristiyano. Hindi dapat maging isang tao na tulad ng gagamba ang mga Kristiyano. Hindi dapat tayo maging isang tao na hindi nananakit o hindi rin tumutulong sa iba gaya ng mga langgam. Dapat mamuhay para sa kaluwalhatian ng Diyos ang mga Kristiyano at tinutulungan ng ibang hindi mananampalataya upang maligtas at tumutulong sa mga kapatid na siyang kalooban ng Diyos na doon nagbibigyang lugod ng Diyos at dito po'y naluluwalhati ang Diyos sa gayon namumuhay ang mga Kristiyano. Meron bang walang silbing bahagi ng ating katawan? Hindi tayo mabubuhay ng walang mata, walang mga tainga, walang bibig, walang ilong, walang mga daliri, walang mga paa. Hindi tayo mabubuhay. Meron bang bahagi ng organ na hindi natin kailangan? Merong nag-iisip na sa palagay ko ay hindi naman kinakailangan ng appendix. Nagkaroon ako ng problema sa appendix noon, kaya kinailangan ko itong ipatanggal. Siya nga pala. Kahit na iniisip ninyong hindi ito kailangan, ito ay kinakailangan nyo pa rin. Ang taong walang appendix ay hindi maaaring maging astronaut o piloto. Meron silang kinakailangan. Kinakailangan lahat ng katawan. Kaya si Jesus ang ulo at mayroon siyang katawan upang gawin ang kalooban ng ulo. Kaya lahat ng bahagi ng ating katawan ay nariyan dahil kailangan natin ito. Gawin pa man, si Jesus ang ulo at narito ang katawan upang gawin ang kalooban ng ulo. Hindi tayo na magkakaroon ng Christian life ng mag-isa. Ang Panginoon ay kumikilos sa pamamagitan ng kanyang kawan, hindi sa pamamagitan ng isang tao. Kaya nga sa Efeso 3:20, ngayon sa kanya na makakagawa ng higit na sagana kaysa lahat ng ating hinihingi o iniisip, ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin. Hindi ko magagawa, ngunit magagawa natin. Ang Diyos ay gumagawa sa pamamagitan ng kawan. Alam po ba ninyo ito? Kung may nais gawin ng ulo, ngunit ang katawan ay may mga daliri lang sa kamay, subalit walang daliri sa paa, o kung ang katawan ay mayroong bibig lamang, anong magagawa ng ulo? Ang katawan ay dapat na mayroon ang lahat ng mga bahagi. Kaya mga kapatid, ang bawat isa sa atin ay kinakailangan mahalaga sa church. Tayo ay likas na kinakailangan, subalit hindi dapat tayo maging walang kabuluhan o walang halaga. Merong nag-iisip na ayos lang sa akin kung kasali man ako o hindi, walang kabuluhang tao. Paano nagkaroon ng ganitong salungat na tao? Dito sa mundo, sinasabi ng mga tao na walang silbi na umalis ka na sa lupa. Bakit pa mabubuhay kung walang silbi o halaga? Nabubuhay lang para kumain. Pasensya na po sa sinasabi ko. Ang Kristiyanong walang silbi sa harapan ng Diyos, maaari bang magkaroon ng ganitong pagsalungat? Anumang walang halagang gamit sa bahay ay dapat na itapon kaagad sa basurahan. Ito'y upang magamit ang ibang bagay. Ang mga bahay ngayon ay maliliit na ang espasyo, kaya magtatambak ka pa ba ng mga walang alagang basura sa loob? May masabuting ayusin at itapon na ang mga walang silbing mga bagay kaagad. Meron mang bagay na walang halaga sa bahay ng Diyos, pag-isipan po ninyo ito. Ako ba ay kapakipakinabang sa harapan ng Diyos? Alam ito ng Diyos. Ginugulo tayo ng Diablo upang hindi makapamuhay na sa pananampalataya. Hindi sumusunod, hindi ipangaral ang Ebanghelyo, at hindi rin mag-ibigan sa isa't isa. Ginugulo tayo ng Diablo upang hindi maging kapakipakinabang na bahagi, kundi maging walang silbi sa loob ng iglesia. Ito po yung ginagawa na paglamon ng Diablo. Kaya, sinasabi ng Bible na magpakatino kayo, magbantay kayo. Hindi tayo dapat na magamit ni Satanas, kundi
Dapat tayong magpakatino at magbantay upang malaman natin si malabanan natin si Satanas. At ang mga naligtas ng matagal ng panahon ay dapat na malaman na kapag iniwan nila ang iglesia, maaari silang mahulog sa tukso ng diablo. Kaya nga, doon po sa Serengeti National Park, kapag ang mga wildebeest ay gumagawa ng isang pangkat, hindi sila natatakot sa mababangis na hayop. Kahit ang mabangis na hayop ay hindi makalapit, ang leon ay dumarating upang kumain ng ganito. At ang wildebeest ay nakatayo na ang mga sungay ay nakaharap sa leon. Kaya maging ang leon ay hindi makaatake. Dahil alam po ng leon na kapag tinamaan siya ng sungay ng baka, mamamatay siya. Ngunit kapag lumabas sila sa kawan, kahit na ang matanda na, ang leon ay kakagatin ang ulo nila sa harap at likod at kakagatin ang likod nila at matutumba sila sa oras na umalis sila. Nagiging pagkain po ito. Hindi ninyo dapat ipagmalaki ang inyong sarili. Sila ay para sa isa't isa. Upang protektahan ang isa't isa. Kaya imposible na makatanggap ng makalangit na biyaya kung malayo sa karamihan. Sa Juan 1:16 at mula sa kanyang kapuspusan ay tumatanggap tayong lahat biyaya na sinundan pa ng ibang biyaya. Kaya ang kapuspusan ay kay Jesus. Kung tayo ay nasa iglesyang ito, matatanggap natin ang kapuspusan ng biyaya at espiritual na bagay ni Jesus. Kaya sa Juan chapter 10 verse 10, ako'y pumarito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon nito ng may kasaganaan. Upang sila'y magkaroon ng buhay. Kaya pagkatapos na maligtas, dapat kayong patuloy na tumanggap ng masaganang buhay. Kaya ang kaligtasan ay minsan lang natatanggap, ngunit dapat itong magbigay ng masaganang biyaya, buong biyaya at buhay. Saan po ito? Sa church po. Sa church ng magkakasama. Alam po ba ninyo ito? Kaya huwag po kayong umalis. Tingnan po natin sa Kolosas. Kolosas chapter 2 verse 8. Kolosas chapter 2 verse 8. Tingnan po natin Kolosas chapter 2 verse 8. Kaya't mag-ingat, kayo'y mag-ingat. Baka sa inyo'y may bumihag sa pamamagitan ng pilosopiya at walang kabuluhang pandaraya ayon sa tradisyon ng mga tao, ayon sa simula ng sanlibutan, hindi ayon kay Kristo. Kaya sa iglesyang ito ng Kolosas ay mayroong mga nagtuturo ng maling aral, pilosopiya at walang kabuluhang pandaraya. Kaya may ilang tao na nahihilig sa pilosopiya, sa literature, sa sikolohiya. Kayo ba ay may mas mabuting aral pa na higit kaysa sa Biblia? Bakit kailangan pa ninyo ang mga bagay na ito? Pilosopiya at walang kabuluhang pandaraya. Itong pilosopikal na bagay na ito. Ang pilosopiya ay dapat na maayos na pilosopiya. Ang salitang pilosopiya mismo ay medyo mahirap sa atin na unawain. Kaya kung ipapadala ninyo ang mga estudyante o mga anak sa eskwelahan, pakiusap. Huwag ninyo silang papapasukin sa philosophy department. Nang ako po ay nasa seminaryo, mayroon doong isang grupo ng pilosopiya. Nagsasalita siya ng tungkol sa mga bagay na hindi nga niya nalalaman. Kabaliwan po ito. Nagpapagala-gala lang siya. Nagpapanggap siya na alam niya ang hindi naman niya alam. Hindi niya ito alam kahit na pagkatapos niya itong mapakinggan lahat kalaunan. Si Kierkegaard, isang philosopher, isang existential sa existential philosophy, mayroon pong ganung pilosopiya. Ano ang existential philosophy? Mayroong Diyos, mayroong arko, at nakatayo ako sa harapan ng Diyos. Ito po ay existential philosophy. Mayroong Diyos, nariyan ako, at nakatayo ako sa harapan ng Diyos. Ang taong yun ay Kristiyano. Mabuti po ito. Kung ang nagtutuwid sa isipan ng tao, ngunit
Madalas sa mga philosophers ay hindi naman nila nalalaman kung ano ang sinasabi nila. Nagkasabi lang po sila ng ilang mga sikat na bagay. Kaya sa mga gawa, chapter 17, mayroong isang philosopher sa Atenas, isang Stoiko, nakipagtalo lang ang mga philosophers. Inuubos nila ang oras nila sa wala maliban sa pagkasabi o pakikinig ng mga bagong bagay. Mga bago sa pandinig, tumutusok sa kanilang tainga. Ano po ang kahulugan nito? Nung ako po ay nasa Mokpo, mayroong isang bundok na tinatawag na Yudalsan. Isang mataas po na bundok ito. Minsan ay nagpunta ako doon para mag-ehersisyo. Mayroong isang lalaki na nakaupo na may suot na mask. Tapos tinitingnan niya ang kapalaran ng iba. Nang tingnan ko ito, bakit ang taong iyon na nagsasabing titingnan niya ang kapalaran ng iba ay walang pakialam sa sarili niyang kapalaran? Walang halaga po ito. Tinatawag itong physiognomy philosophy. Gusto po ba ninyo ito? Ang pilosopiya at walang kabuluhang pandaraya ay dumating sa iglesyang ito at sinabing, kayo mag-ingat, baka sa inyo may bumihag. May ibang mga tao na gusto ito. Kaya doon sa Gawa chapter 17, ilan sa mga Epikureyo at Stoiko, kahit ay pinangaral ni Apostol Pablo ang lahat ng salita, sa Gawa chapter 17, ngunit walang masyadong naging bunga. Iniisip nila na isa lang ito sa mga pilosopiya. Tingnan po natin sa Colossians, sa chapter 2, sa verse 18. Huwag ninyong hayaan na agawan kayo ng gantimpala sa pamamagitan ng kusang pagpapakababa at pagsamba sa mga anghel. Ngayon dito ulit, huwag ninyong hayaang agawan kayo ng gantimpala sa pamamagitan ng kusang pagpapakababa at pagsamba sa mga anghel. Kaya sa palagay ko po ay maraming maling turo at peking mga guro ang dumating sa iglesia ng Colossas. Kaya ang salitang kusang pagpapakababa ay pagpapanggap na pagpapakumbaba, ngunit peking pagpapakumbaba po ito. Ano ang kahulugan ng pagsamba sa mga anghel? Hoy, paano natin magagawang matapang na magtungo sa harapan ng kabanal-banalang Diyos? Paano kayo nakakapanalangin ng may katapangan? Paano natin magagawang magkaroon ng fellowship sa kabanal-banalang Diyos? Dapat itong gawin sa pamamagitan ng mga anghel, sabi po nila. Kaya nabuo ang pagsamba sa mga anghel. Ito'y pagpapakumbaba. Ito ba ay pagpapakumbaba? Kaya, tayo na umaasa sa gantimpala ni Jesucristo ay matapang na lumalapit sa Diyos. Kaya sa Efeso chapter 3 verse 12, na sa Kanya ay makakalapit tayo sa Diyos na may lakas ng loob at pagtitiwala sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Kanya. Na may pagtitiwala, lumalakad tayo, lumalapit tayo sa Diyos, hindi nang may panginginig. Kaya ayon sa 1 Timoteo chapter 2 verse 5, sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao ang taong si Kristo Jesus. Si Jesus ay ang Diyos at siya ay dumating sa anyo ng tao upang maging tagapamagitan sa Diyos at sa tao. Ngunit paano naman ang Katolisismo? Paano naman po ito? Sa isang Catholic TV channel, sabi nila, meron silang programa, sabi, Maria, ikaw ay marangal na babae, pagpalain ka, ang bunga ng iyong sinapupunan ay marangal din, pakinggan mo ang aming panalangin. Pasensya na po. Pero ano nga ba ito? Parang isang orasyon. Ano po ang ibig ninyong sabihin doon?
Pasensya na at nananalangin ako kay Jesus. Mananalangin ako sa Birheng Maria. At sasabihin ko kay Maria na manalangin siya kay Jesus. Dahil hindi ko kayang manalangin ng diretso kay Jesus. Saan po makikita sa Biblia ang ganoong bagay? Ano ang tinanong ni Maria kay Jesus? Ano ang sinabi ni Jesus? Sa Juan chapter 2, noong si Jesus ay inimbitahan sa isang kasalan, naubusan ng alak. Kapag naubusan ng alak sa isang kasalan, ang kasiyahan ay mawawala na. Sinabi ni Maria kay Jesus, wala silang anak, wala silang alak, anong gagawin ko? Anong sinagot ni Jesus? Sinabi ni Jesus, babae, anong kinalaman niyon sa akin? Sinabi niya sa kanyang ina, babae. Kung sabihin natin sa ating ina, babae, kung ganun kabastusan po ito, tama po ba? Ngunit hindi lang po yun. Kung titingnan po natin, kung titingnan ang nakatatanda at sasabihin, hoy matanda, isa po itong insulto. Pero sabi babae, ito po ay maging nang ipinako si Jesus ay nagtungo doon si Maria. At sinabi na, oo ang aking anak ay namatay ng ganoon. Sabi ni Jesus sa Juan chapter 19 verse 26, babae, narito ang iyong anak. Tingnan mo. Naroon si Apostol Juan. Huwag mo akong tingnan na tawaging anak. Tingnan mo siya, ang iyong anak. At kay Juan nakatabi niya, narito ang iyong ina. Ito ang nagtakda ng relasyon sa pagitan ng anak at ng ina sa ilalim ng krus. Kaya nang makita niya si Jesus, paulit-ulit niyang sinasabing siya ay aking anak. Pero hiniram sandali ang sinapupunan ni Maria, hiniram ni Jesus. Si Maria ba na ina ni Jesus ay tunay na banal na birhen? Ang mga pantas ba na nanggaling sa silangan ay pumunta sa Bethlehem upang sambahin si Maria? Hindi po. Ang mga pantas ay sinamba ang sanggol na si Jesus. Ibig sabihin nito na si Maria ay hindi isang tagapamagitan. Nakapunta na po ako sa isang malaking museo sa Mexico City at talagang napakalaki po nito. Subalit, hindi ko po makita ang lahat. Doon ay maraming Diyos-Diyosang sinasamba ng mga Mexicano. Nalalaman po ba ninyo anong Diyos-Diyosa ng pinaka-kaharap sa kanila? Meron doon napakaraming Diyos-Diyosan, subalit kaunti lamang ang malaking Diyos-Diyosan. Ang ribulto ni Maria ang pinakamalaki. Gumawa po sila ng ribulto ni Maria. At nakapagtataka po, yun ang kanilang unang Diyos-Diyosan. Sinasamba nila si Maria. Ito po ay lubos ng maling pananampalataya sa lahat ng maling pananampalataya. Hindi ba't maling pananampalataya po yun? Sinasabi ba sa atin ng Biblia na paglingkuran si Maria? Sa ang parte? Sinabi ba ng Biblia na manalangin kay Maria? Nananalangin ba tayo sa pamamagitan ng mga anghel? Ito po ay maling doktrina at maling kapakumbabaan. Kaya ngayon, ito po ay talagang napakasamang katuruan. Kaya nga sa unang Timoteo 2 verse 5, may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. Si Jesus lamang ang tagapamagitan sa Diyos at sa atin. Ang Panginoon ay nananalangin sa Diyos para sa atin at walang sino man na makakahadlang sa atin. Kaya sa Hebreo 1:14, hindi ba silang lahat ay mga espiritong nasa banal na gawain na sinugo upang maglingkod sa kapakanan ng mga magmamana ng kaligtasan? Tayo ang mga anak ng Diyos. Ang anghel ay hindi maaaring maging anak ng Diyos. Tayo ang mga babae kakasal kay Kristo. Ang mga anghel ay hindi maaaring maging babae kakasal kay Kristo. Ang mga anghel ay ang mga maglilingkod sa mga anak ng Diyos at maglilingkod sa mga taong pupunta sa langit. Kaya kapag pumunta na tayo sa langit, tayo mga anak ng Diyos at babaeng ikakasal kay Kristo, subalit ang mga anghel ay mga lingkod sa ibaba. Subalit paglilingkuran ba natin ang mga anghel? Hindi ko po alam kung may mga churches pa rin na nagtuturo na dapat natin paglingkuran ang mga anghel, subalit mali po ito. Mayroong napakaraming maling mga doktrina, kaya nga sa Hebreo 13 verse 9, huwag kayong padala sa sari-sari at kakaibang mga turo. Mayroong iba't ibang maling aral.
Minsan ang mga maling doktrina ay pumapasok sa church upang sirain ang pananampalataya ng mga naligtas na. Kaya, sa Galatia chapter 2 verse 4, subalit dahil sa mga huwad na kapatid na lihim na ipinasok, ibig sabihin po nito na ang isang tao na hindi ligtas na nagpapanggap na ligtas. Kaya sa nakalipas po, sa church na matatagpuan sa timog na bahagi ng Korea, hindi lang po ninyo alam na may isang sister doon kung gaano kaganda ang kanyang testimony sa fellowship. Kahit kumikilos siya ng masigasig at nagasakripisyo at naglilingkod sa church, at ang mga banal ay naniniwala na ang sister na iyon ay mayroong mabuting pananampalataya. Sa huli, natuklasan namin na sinasabi ng sister, mayroon akong malaking bahagi ng lupa at ibibenta ko ang lupang iyon at ibibigay ito sa church. Pagkatapos noon ay sinabi niya, subalit mayroong takas at wala akong pera upang bayaran ito. Kaya matapos na mangutang ng pera sa pastor at sa mga brothers and sisters at nanloko ng daang-daang milyong piso, pagkatapos ay biglang nawala na gaya ng hangin. At sa huli natuklasan namin na siya ay isang scammer. Ako rin po ay nagdusa dahil sa isang scam mula sa mga huwad na kapatid na nagsasabi na sila ay ligtas. Mayroon din pong huwad na guro na tahimik na pumasok. Kaya sa ikalawang Pedro 2, talatang 1, ngunit may lumitaw ding mga bulaang propeta sa gitna ng sambahayan. Ang taong palihim na pumasok sa church at nagtuturo ng kakaibang doktrina at nagpapanggap na isang brother ay isang bulaang kapatid na nakalusot. Kaya sinabi ni Apostol Pablo, panganib kasama ng mga huwad na kapatid. Mayroong ganitong salita po sa ikalawang Korinto chapter 11. Kaya't mag-ingat po tayo. Dapat tayo na tumayong matatag at kumapit sa salitang itinuturo sa church na ito. Hindi kayo makakapamuhay ng buhay pananampalataya ng mag-isa. Hindi ninyo matatanggap ang biyaya ng Panginoon ng mag-isa. Ang pananampalataya ninyo ay hindi lalago. Hindi ninyo matatanggap ang paggabay ng Espiritu Santo. Hindi ninyo may papangaral ang Ebanghelyo. Hindi ninyo mapaglilingkuran ng Panginoon. Hindi ninyo ito magagawa ng mag-isa. Kaya dapat tayo magsama-sama. Ngayon, tayo ay sa Panginoon at pinagkaisa tayo. Dapat po ninyo itong malaman ng maayos. Sa ngayon ay dito na po muna magtatapos ang sermon. Kaya nga, habang bata pa kayo sa pananampalataya, ay higit kayong manatili sa church. Dapat tayong manatili ng sama-sama. Dapat tayong mamuhay ng buhay, ng pakikinig at pagsunod sa salita ng Diyos. Manalangin na po tayo. Mapagmahal naming Amang Diyos, salamat po sa pagliligtas sa amin sa katapusan ng panahon. Salamat po sa pagtulong sa amin at sa pagtutustos sa amin ng biyaya ng Panginoon na sumusunod sa salita ng Panginoon, naglilingkod sa Panginoon bilang ulo at namumuhay ng may pagsunod para sa kaluwalhatian ng Diyos bilang mga bahagi ng church kung saan ang Panginoon ay kumikilos at nangunguna. Nawa ay masunod namin ang utos na manatili sa Panginoon at alalayan kami ng iyong biyaya at ng iyong salita at ng biyaya ng Espiritu Santo upang magawa namin ang gawain ng Panginoon gayon din bilang mga bahagi ng church. Kaya't ingatan mo po kami at gabayan hanggang sa araw na tumayo kami sa harapan mo, Panginoon. Panginoon, hawakan mo po kami upang walang sinuman sa amin ang matisod mula sa banal na iglesia na ito. Idinadalangin namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.